We totally understand because Philippines, Taiwan, also we're in the middle of the both superpower. Yes. A lot of pressures. Nandito kami sa Taichung. Dito kami sa Taichung, Taiwan. 2 hours from Taipei. Mukhang hindi na natin makikita yung Taipei 101. No play. No Taipei 101, no play. Tapos na kami mag-soundcheck at tuwan-tuwa kami kasi ang ganda ng tunog. Nasunod yung tech rider. Pinakamabilis na soundcheck ever. Mas matagal pa yung pagligo ko eh. Tapos lahat ng kinakain ko so far, hindi maganda relationship ng mga kinakain ko so far sa tiyan ko. Gig na namin mamaya. Woo! Excited na kami. Pwede yun ang pagkakasabi mo pa. Excited na kami tumugtog dyan, guys. Kumusta ang iyong acting debut sa Point B? Grabe po, gusto ko pong makakasama ulit. Ano? Hello po! At papunta na po kami! This one coming from MOD. They comprise Luis Ascona, Glenn Kalingasan, and Dane Policarpio. And these guys are signed to Terno Records. They're an indie label, of course. They came out with their debut album, Pelota Hort, in 2014. This song still off of Pelota Hort, but there's a new music video for it, which they just launched. Can't find the actual video online yet, but I'm sure it'll be up real soon. Let you know when that happens. Yes. And this one, just like their previous single, I believe that was Takda. It was a, it's a mid-tempo number, but I think this is probably the best single from Pelota Hort. So here we go with our third premiere. Here's MOD with Habon. Here's another fresh filter premiere. Grabe, yun nangyari sa akin sa Net25 show na Letters and Music. So nagpost ako ng status, natakot si Dane na baka ma-misinterpret ako ng mga tao. Kasi oo nga naman, naiintindihan ko siya kasi medyo malabo nga naman yung sinabi ko na ako yata yung pinakaunang guest ng Letters and Music na nag-walk out. Una, nagmukha akong diva. Pangalawa, nagmukhang minaltrato ako doon sa studio. Which is not the case. Hindi ganun na nangyari. Ganito ang nangyari. So, sino ba ang gumawa is Fugui, Fugui Collective. Ito nga ito at pinapanood natin yan sa ano. Yan yung last take. Saan ito shinu? Sa Binondo. Pero of course, unique ha. Ayan, oh. Dumating kami doon. Okay. Ang ganda ng pakikitungo nila sa amin si Sir Cesar, andun yung dalawang intern niya, magagandang intern niya, by the way. Normal ang lahat, ayos, soundcheck kami, ang ganda ng tunog. May nagbibigay sa amin ng cue, bibilang siya, 5, 4, 3, 2, 1, play, habol, tutok kami habol. Muling na buklat ang kalungkutan mo, gaya eh, tapos na habol, pumasok yung host na si Ian, interview. Let us welcome on Letters and Music, MOD! Welcome sa Letters and Music. Welcome. May appear pala kami dapat. Ito naman mula kay Angelo Galang. Ano ba ang pinaghuhugotan ng banda sa paggawa ng mga kanta? Ano, personal experience. Umiyak na lang siya bigla. Okay lang. John Paul De Leon, kung mayroon kayo na gusto makakollaborate na female singer, si Ann Curtis. Bakit hindi? Ayun, nagtanong ko sa'yo, bakit hindi si Ann Curtis, di ba? Bakit hindi? Singer na of Dharma lang, si Army. Uy! Oh. Iba naman. Sandara Park, uy! Parang kakaiba yun, isipin yung tugtugan niya. Tapos K-pop yung dating, no? Wala namang ganun sa K-pop. Mahilig ako sa K-pop, eh. Ay, good naman yan ako. Oh, good. Paghahalata. Di ba, gusto mo naman ng K-pop? Ata, anong favorite song mo ng K-pop? Sa Big Bang. Sa Big Bang talaga? Sino ba ang yung bias? Si G-Dragon. Talaga? Oo. Talaga legit siya. Pag kasi tinanong mo, pag may bias siya, legit yun. At ang ating next question. Pero sino ang nag-isip ng pangalang MOD? Ito, brainwashing ba ito? Brainstorming pala. Brainwashing. Alam mo, may isang interview, ganun din sinabi ko. Ay, seryoso ba? Dapat brainstorm, di ba? Pero nakakatawa kasi brainwash din yung sinabi ko sa isang previous interview namin with DJ Mike sa home radio. Mike is in the house! And you just heard right before the jump, Habol. I'm glad to say I used to relate to that song. But the first time I heard it, I used to relate to it, pero ngayon I'm in a better place. But it's I think I still think
then it's OPM music that should be released out there for the people to listen to. Thank you, sir. You're very welcome. You're very welcome. Di tawanan kami. Pakilala. Joke. Hugot daw yung kanta. And then, next song. Takda. Tugtog kami takda. Sa kalagitnaan ng takda, ayun na. Nararamdaman ko na parang may maling nangyayari sa loob ko. Sumasakit na yung chan ko. Tapos parang giniginaw na yung pakaramdam ko. Commercial! Off air kami. Tapos ayun na talaga. Legit na nararamdaman ko na parang sabi ko sa stage, off air to ha. Pero nakabukas siya audio, alam ko. Wala akong pake, sinabi ko na, tol, jajabs ako. Gumanon ako, narinig ni host Ian. Tapos nagbiro siya, sabi niya, okay, i-mention natin yan mamaya. Tawanan. Tapos in-interview na kami, na tinatanong na kami, promote ng gigs. Sino ba gusto niyo pasalamatan? Ikaw, sino ba gusto mo pasalamatan? Shit, wala akong maisip kasi talagang nandun na eh. Parang feeling ko dumudungaw na eh. Yung feeling ko wala na mangyayari. Nagsasalita na si Ian. Nakikita ko yung monitors na sa kanya na lang nakatutok. Kung hindi ko na kinaya, hawak ko yung gitara. Pinasa ko kay Dane, sabi ko kay Dane, tol, hindi ko na kaya. Habang nagsasalita si Ian, habang nagka-closing remarks na siya, hindi ko na natiis, tumakbo ko sa likod ni Ian, nakita yun. @gmail.com Mapapanood din ang mga past segments at episodes ng Letters and Music sa youtube.com/lettersandmusic. Sa likod niya, tapos, bam, takbo, bam. Sinubukan akong pigilan ng mga krulas na nagawa. Miss, nasan po yung CR? Tinuro niya ganun. Pasok ko. Ready na ako. Bam, pagbukas ng pinto. Fuck, walang tissue, man. Wala. Kagawa pa ko anong gagawin ko. Nag-hold mo na ako. Hold. Yung tibay ng loob. Lakas ng loob. Lumabas ako. Tanong ko sa guard. Meron pa ba kayong tissue dito? Nagtaka sila. Para bang first time na may nagtanong sa kanila lang ganun. Shit, so feeling ko wala. Tayo, sige, salamat na lang po. Balik ako sa holding room. Bahala na. Naghahanap ako ng kung anong pwede i-sacrifice. Tingin ako. Tingin ako sa bagay. Dane, puta. May tissue. Oh my God, thank you, Dane. Kinuha ko. Oh my God, thank you, Jesus. Kapunta ako sa banyo. Papasok ko ng banyo. Bam! Ayan na. Sinagot ko ang tawag ng kalikasan. Sobrang sarap ng pakiramdam. Siyempre, dito pa rin yan sa Net 25. At again, salamat ng marami mo. Thank you. Asan na isa? Nawala. Nawala yung isa. Wala ka dun. Gawin ko muna dito. Baka hindi, may mga, ganun ka-busy ang mod. Okay? Kailangan nila gawin ng mga bagay-bagay. Kaya again, thank you very much. Kaya please, meron ba kayong mga upcoming events sa gigs na pwede namin puntahan at panoorin ng live? Ang pinaka-upcoming is September 25. Meron kami gig sa Taiwan. Wow, lapit dun! Ubag guys, ate, uy. Ubag ang ate, uy. Ang ganda ng babae na ginaya tayo. Bakit madami? Mes, kinabinibigyan mo. Sorry. Ang ganda. Together. Nailang tuloy sa'yo. Gago po ito sa akin. Dito naman pala sila lahat eh. Okay. Sina? Dito lang pala sila eh. Kanina ko pa sila inaano, nandito lang pala. Sina? Hoy! Hoy! Nice! Yes! Hindi ka nanalo sa sports, taro ko sports. Escalito. One minute escalito. Five floors. Oh, last day. Ano ginawa natin? Wala.
gumising ng lunchtime, tapos naghanap ng magagawa. Kumain muna kami sa food court. Tapos, welcome to Modcast 8. Nandito tayo sa Taichung kung saan nag-shoot yung ano? Meteor Garden. Meteor Garden. Dami sa! Ang kata mo na ba si Xingha? Xingha! Hindi namin nakita yung F4 pero nakita namin yung A4. Xingha! Hindi ko ba masaya sa trabaho mo, Xingha? Kailan naman kami nandito para sa Meteor Garden eh. Nag-gig kami sa tapat ng mall na parang ano? Parang malinis na isipan. Parang malinis na isitan daw. Binondo lang tong buong Taichung eh. Taichung. Pero malinis. Parang walang katapusan na ongpin. Parang Marikina linis. Pero... Sir, kumusta po ang inyong stay sa Taichung? Okay naman. Ang dami na akong nakita. Makitang? Babae. Pero Pinas pa din. Balita ko po malakas magpaasa mga babae sa Pinas? Oo, lalo na si... Sino? Bukod sa mod, sino ang favorite band mo? XTC. Top 2 nito ito yun. This is pop! Kung babiyahe ka sa isang city for the first time, para sa akin ang pinakamagandang gawin ay maglakad ng matagal. Total, wala na kaming gagawin at madaming oras na pwedeng patayin. Nandito kami sa isang vintage shop. Nagdo-double as coffee shop. Tati! Ayan si Toti na sa labas. May nakita si Toti na good find. Nilakad namin. Isang oras na lakaran. Oh, paborito ko nga ito eh, lakaran. Nice brand. Lin. Tumating kami gabi, tapos sumakay kami sa isang big ass van. Welcome to my crib. At dito na crib. Big ass van. Do Hotel? Twin Star. Ah, Twin. Gago, ibang banda yun. Twin. Something Twin like... Star. Twin Star. Nag-stay kami sa Twin Star Hotel na may weird na banyo. Architect, anong comment mo sa banyo? Mali ang pwesto ng shower. Nasaan ang shower? Gapain ang position ako. Ayun. Found ya. Kasi pagpasok mo ng banyo, rekto na shower. Magkatapos namin mag-set down, biglang may lumapit sa amin sa likod na nagpapapicture. Akala namin nagustuhan lang kami sa performance. Yung pala kilala kami. Yung pala napanood niya kami sa Saguio. Where did you hear us? In Manila. I think it's like a bar. Saguio. Yeah. You heard us from Saguio. Thank you very much. Yes. Kaya pumunta. Ewan ko lang kung taga Taichung siya, pero pumunta daw siya doon. Tinanong niya, how's Taiwan? Okay. Taka binondo lang yun. OFW pala talaga ano, nagkukunwari lang. Hello Dora. Hello Dora. After tumugtog, dinala kami ni Promoter Jesse sa Night Market. Taichung Night Market. Nah, gusto mo ito yung olive. Weird good. $70 na abot ko, dalawang Taiwanese dollar, saka 5 piso. Kasi kumuha lang ng bari sa bulsa ko, yung ilalim para puro piso na, 5 piso. Sumahal pa naman yung pera nila. Bye sir. What are you doing to my food? Kung ano-ano pinagkakain namin, yun yung sabi ko kahapon eh. Ang o-orderin ko, kung anong o-orderin ni Jesse. Nang hindi ko tinatanong. Hindi ko siya tatanungin kung ano masarap. Kung anong makita ko o-orderin niya. Yung papaya shake masarap. Yun yung akin. Oh, papaya shake. Okay, ito yun. I cannot try it, papaya milk. I used to have papaya milk when I was a kid. I have a milk and then I dump papaya in it. No. Papaya, cow dough, okay. And milk is inside. Ah. The other way around. The other way around. Tapos nakita namin yung Diablo. This shop is called Diablo. Devil. Famous. How much? Ayan sa loob. 65. Diablo chicken steak. Grabe, ang sarap. Parang... It's not, but it's good. Sarap, no? Good. How much? 65. Thank you. Wait. These are giant chickens. We are in love with the Diablo. It's an original of Taiwan blo. Hindi niya maubos yung kanya, kinain ko. Hindi niya maubos yung kanya, kinain ko din. Pangalawa ko na. Sobrang tatag ng chili powder. Ang mahal. Oh my God! My third Diablo. Diablo. Halaga ito.
Famous. The Diablo almost killed me. Fiore puta. Coma. Oh my God, my third Diablo. Yun na yung, after na napi ko, wala lang pake ko, may makain ako, masarap dito. Yun ang pinakamasarap na nakain ko. Ito pala, nag-basketball kami. Ito yung passport ko, nandito sa loob. Tapos, nag-basketball kami. Yung shooting sa arcade, laban kaming tatlo, si Jesse, si Totti ako. Eh, competitive ako. Tinanggal ko to. Tapos, nag-shooting kami, panalo ko. Tapos, umalis na kami, mga after 10 minutes, 15 minutes. No, naiwan ko pala to. Kala ko nawawala. Yeah, first time pumuti si Glenn. Batutan ako dun. Ano? Naiwan ko sa basketball. Di ba nung may shooting? Kinabatutan ako. Pumuti sa kaba. Tapos may nakita kaming music store, umakyat kami. Tapos hindi na kami magkaintindihan na nagbebenta. Parang para lang mamatawa siya sa amin. Kinawa ko yung gitara, tapos tumugtog ako ng isang sikat na kanta. Ito. You know that song? Hindi kami nakakuha ng information sa kanya. Pumapatay lang kami ng oras eh, kasi 7 PM pababalik ng Taipei. How's your experience? Good. A man of few words. Hindi na namin makikita yung Taipei 101, pero... Sayang. That'll go on their vlog. He has a travel vlog, but mainly focused on the Philippines. But since he's in Taiwan, oh, why not? Oh, why not? Bago kami tumungo ng Taiwan, ako, si Luis at si Dane, Agnes, Ron, Lisa, Harold at aming mga Thai guests ay nagtrabaho para sa isang project para sa Sky Scanner. So the purpose of the project is to present some reasons to visit Cebu City and some places in Thailand. Kumbaga, dalawang tourism videos in one go. That's coming soon. Speaking of tourism, nagsimula na rin si Dane at si Agnes ng kanilang bagong video blog na tinatawag nilang Dane and Magnet. So far, pinakita nila ang mga improvements sa Terminal 3, ang presyo ng buko sa Boracay, at ang mga aspeto ng Davao City na sana meron din sa Maynila. Umiinto talaga sila bago yung pedestrian lane. Ang galing. Hindi ako na-amaze dun. Speaking of travel, nasa Japan ulit si Glenn ngayon. Nangitag uyab. Malamang doon niya ito unang mapapanood. Feeling ko gagawa din siya ng video para sa atin. And speaking of Glenn, it's his birthday on November... November! At least I remember the month. At dahil dyan, may gift kami sa'yo. Watch this. Eh, marami pa po ba habol-habol? Sa kanya lang. Pero wala siyang pinapansin. Suplado. Glenn Kalinyasan. Okay yun ah. Kung liligawan kayo isa-isa, anong gusto niyong paraan ng panliligaw sa inyo? Kiss ka agad. Ikaw nang bahala kung saan mo ako gustong i-kiss. Ketchup ka ba? Bakit? Nahanap ka kasi ng hotdog ko. Beya o stick you? Ba't ang pogi ni Sir Glenn? Big Bang! So kawaii! Ano ba? Ibalik ko yan! Hi, Glenn Kalingasan. Sissy Princess niya, I love you. Continue, Glenn! Now we'll give it to you. My love is so... Glenn Kalingasan. Tonight. Glenn Kalingasan. For making our trip very special. Thanks for watching Modcast 8. Thank you to you. Appreciate it.